Hello mga ka-same like-minded, we are back at ito may panibago na naman akong sharing sa inyo at panibagong mga aral na pwede nyong magamit sa inyong personal na buhay. Topic naman po ng vlog ko for today ay tungkol naman po sa tinatawag kong after you are awakened or finding out si law of attraction. Ano? Nalaman mo na si law of attraction, awakened ka na, nag-into siya. Ano ba yung next step na dapat mong gagawin? Ano nga ba? Na? So, tara po, umpisa na natin. Hello once again, this is Rujic, Laserna. So, bago natin umpisa ng aking vlog, make sure po, no, na i-hit natin ang like button, i-share natin ito sa mga taong ka-same like-minded natin, and as well as mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Okay? So yun na nga po, ang topic ng ating vlog for today is tungkol sa awakening. You are awakened sa law of attraction. Kung paano mo pa siya mas magagamit full potential. Kasi there's a lot of people na will come and will go. Yung mga taong will come, yun yung mga taong panibagong naghahanap talaga ng law of attraction na talagang may natututunan sila. But there are people na once na makuha nila, they are awakened enough, they stop. Okay, go. Lalayo na sila sa'yo. Kasi, there's a lot of tinatawag na disturbances or mga dumidistorbo sa isipan mo or sa mga nakikita mo na ikaw ay napapalihis para makalimutan na si law of attraction. Or di kaya dahil sa sobrang parang feeling mo, ang dami mo nang alam, you stop it. Di okay na, ito lang yun. Or ang iba naman dahil sa hindi mo nga nakikita yung resulta, akala kasi nila agara ng resulta, nag-i-stop na sila. May mga ganong tao. So, ano nga ba ang dapat mong gagawin once na you are awakened in law of attraction? Nalaman mo na siya. Ano ba yung dapat na next step na gagawin mo? Okay. Umpisa natin sa step number 1 po. Step number 1 po, once you find it out si law of attraction, don't stop. Don't stop me now. Huwag ka mag-stop dahil keep on learning. Learn mo pa more deeper si law of attraction. So anong gagawin mo doon? You have to consistently look for another deeper information about the law of attraction. So paano mo gagawin yun? Of course, by reading book. And if you're going to read a book kasi, yung mga sinuggest kong books, check nyo po sa may link sa baba. Nandun lahat ng mga suggested books ko. And actually, if you want to download it as well, nandyan yung link ng book, PDF, or yung isa kasi kailangan mo lang mag-download ng cool reader. Iba kasi siya. Actually, itong mga suggested books na to is actually it's my collection na dinownload ko para sa mga tao hindi pa makakabili ng libro. So you can download it below if you want to. Okay? Doon kasi sa libro, pag nagbabasa ka, mas maobserbahan mo kung paano niya ginamit si law of attraction. Sa book kasi, either hindi siya yung The Secret, may The Secret na book na puro law of attraction yung sinasabi. May iba naman like The Magic of Thinking Big. So, paano nila ginamit si law of attraction doon? Paano nila ginamit si law of attraction doon? So, by observing it, either they know it or not, they're still using si law of attraction. And that's because of how they think. So, paano sila mag-isip? Paano sila mag-take ng action? Doon mo kasi makukuha yon, yung mga explanation doon. So, yun nga yung number one is don't stop. Always look for an information na makakatulong sa'yo na mas lalo mo pang ma-improve ang sarili mo tungkol kay law of attraction para mas maging powerful yung attraction mo sa buhay. Okay? So, let's proceed po sa number two. Sa number two naman po is sinatawag kong listen to audio. Makikinig ka sa audio. Ang sabi ko kanina is, don't stop, di ba? Meaning you have to read books. Okay, ang
ngayon naman sinasabi ko is listen to audio. There's a difference about reading and listening. Ang reading kasi, ang nag-i-improve sa'yo doon is yung imagination mo. Imagination, yung vibe, yung sending out. But ang audio, o itong ginagawa ko ngayong vlog kapag lagi mong pinapanood to, ang ginagawa naman ito sa'yo is pinoprogram ka. Pinoprogram ka. Imaginin mo ito. Try to imagine. Isipin mo lang to. Sa loob ng isang araw, ilang oras meron? Ilan? 24. Tama ka dyan. 24 hours. Tama. Okay. Sa loob ng 24 hours, ilang oras ka nagigising? So, bawat tao, iba. Depende. Iba naman, siguro 4 hours lang ang tulog. Iba naman, 8 hours ang tulog. Iba naman, 2 hours lang tulog. Iba-iba po. So ngayon, sa loob ng isang araw, ano yung mas marami sa iyo? Yung nakinig ka ng audio or nanood ng vlog ko para ma-program ka? Or mas marami yung hindi ka nakikinig? So yung difference po kasi is ganito. Kung pinrogram mo ang sarili mo, nakinig ka ngayon or nanonood ka ngayon, is 10 to 15 minutes lang. 10 to 15 minutes lang programming mo. Pero after that, alis na. So ano yung programming mo? Hindi yung maririnig mo sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo, Facebook, social media, mga negativity. Mas marami ang programming. Mas marami ang programming ng mga negativity rather than the positivity. Parang kung tignan mo is kung sa level kung titignan natin, kung ito yung level, no, yung learnings na pinakinggan mo or programming sa tenga mo, sa isipan mo is gento lang, pero gento lang kababa, pero yung level naman ng negativity is gento kataas. Wala pang 1/4, wala man lang 1/2 sa sarili mo or sa buhay mo yung programming sa isipan mo. So ganun siya. Paano ka mas matututo? Eh, mas marami pa yung negativity na natututunan mo, napoprogram mo sa isipan mo, rather than sa gentong klaseng tinuturo ko. Kaya nga, lagi kong ini-insist sa inyo na ulitin nyo ang mga vlogs na ginawa ko. Dahil, idinisenyo ko talaga to para sa mga taong gustong magbago. Then, why not feel free to download it? I-download mo. Kuwari, na-download mo na yung video. Actually, there's a lot of way kung paano mo mag-download yung mga video sa YouTube. And then, pag na-download mo siya, syempre, video ang lalabas. Mag-download ka sa cellphone mo ng VLC. VLC na app. So, pag na-download mo siya, pag mag-play ka kasi ng video, pwede mo siyang gawing play as audio. So, play mo siya as audio. And then, pakinggan mo, repeat, paulit-ulit. Kasi sa loob ng isang araw, itong video na ginawa ko is pinapakinggan mo ng 10 o 30 beses. Kahit hindi ka na nakafocus, basta nakasalpak lang dyan, kahit may ginagawa kang iba, kasi pag nagkaroon ka kasi ng idle moment dun sa ginagawa mo, di ba may times na parang may ginagawa ka, lumilipad ang isipan mo, lumilihis sa ibang focus or pumupunta sa ibang isipan, parang iba yung naiisip mo. Parang ganun lang din yung mangyayari. May ginagawa ka, pag lumihis ang isipan mo, pupunta siya dun sa pinapakinggan mo. Mapapakinggan mo siya. Sabi mo, oo nga no. So, mamaya hindi mo namamalayan, nakaka-30 na palang ulit, and then minapakinggan ka ulit na bago. Teka, pat parang bago yun ah. Ganun pala yun. Mas lalo mo siyang mauunawaan. Actually, sinasabi ko sa inyo, yung information na binigay ko is sobrang dami na talaga sa totoo. Pero actually, wala pa yun. Sa pundasyon pa lang talaga tayo. Sobra. Dahil, ganito nga, if you really want to become a master, kung gusto mo maging isang master, you have to master the basic. Yung pundasyon mo. Okay? So, yun po yung number 2, no? Is to program yourself. Doon naman tayo sa number 3. So, number 3 naman po is about consistency. It's like doing the right things long enough consistently. So, papaliwanag ko dito, ano pa yung right things
to do. And that is, first is to read books. And listen to audio. Actually, may tatlo pa yan dapat. Nandun sa actually, kung gusto mong malaman kung ano itong mga to, panoorin mo yung 3 years plan para tuluyan ka ng magbago. Nandun siya. No? Yun po. So, kung titignan mo maigi, you really have to read books and listen to audio. Lalo na hindi ka pwede ngayon makabuild pa ng relationship, hindi pa kayo pwede magkita. Well, you can build through, pwede kayong mag-Zoom meeting, or pwede kayong mag-Facebook meeting, or anuman. Pero iba kasi yung meet-up mismo na nakikita kayo. Mas more powerful yun, rather than sa gentong video lang, etc. No? Iba kasi yung power niya. Iba kasi yung kita mo talaga sa pinapalakpaka mo. Iba, being thankful, being so eager na sobrang saya mo. Mas gusto mo yung mga sharing nila, you're happy. Iba kasi yung face-to-face rather than gento lang na video. Or rather than sa parang cellphone-to-cellphone lang o social media. Iba kasi yun. So anyway, yun na nga. We have to really read books muna, tsaka makinig ng audio. Yun yung right things. So, gaano ka long enough? Pag sinabi kasing long enough is yung tipong ginagawa mo siya palagi. Kahit parang yung tipong walang resulta. Wala kang resultang nakikita. Just keep on doing it. Again and again and again and again. Do it. I'm telling you. Gawin mo na lang gawin. Ganito kasi yon. Bibigyan kita ng example nung kwento tungkol dito. Ganito kasi, there is a story about sa Chinese bamboo. Sa Chinese bamboo story. I don't know if you heard this or not. Ang story ng Chinese bamboo, merong taong nagtanim nito. Okay, nung tinanim yung Chinese bamboo, anong ginawa nila? Niligan na ang diniligan. First quarter, or let's say first month, hindi tumubo. Diniligan ang diniligan. Second month, ganun pa rin. Third month, ganun pa rin. Fourth month, ganun pa rin. Fifth month, ganun pa rin. Dilig pa rin ang dilig. Pagkadating ng 6 months, medyo tumubo ng konti. Dilig sila ng dilig. Dilig ng dilig. Parang walang resulta. Parang hindi tumutubo. Alam niyo ba kung gaano katagal bago tumubo talaga si Chinese bamboo? Hindi 1 year, hindi 2 years, 6 years. Dire-diretso sila na parang kahit parang wala nang resulta. Pero nung tumubo siya, 90 feet naman agad lahat ang tataas nila. So yun yung pundasyon. Just do the right things. Yung right things, read books, listen to audio, long enough. Kahit parang walang resulta. Marami kasing taong umaayaw na stop na sila kasi nga wala silang resultang nakikita. Kasi paunti-unti lang yung resulta eh. Kaya stop na ako, hindi ayoko na. Kaya those people are going away. And of course, maybe that's you. Maybe not. Ikaw kasi yun eh, hindi ako. I'm just a tool na na-attract mo. And hindi to coincidence na kung bakit mo siya napanood lang. There is always a reason behind it. Okay? So, do the right things long enough, consistent. So, how consistent it is? Gano'n ba kung consistent dapat ang ginagawa mo? Hanggat maaari, araw-araw talaga. I mean, everyday mo siyang ginagawa. Reading books, listening to audio. Hanggat maaari sa isang araw, dapat makapagbasa at dapat makapagkinig ng audio. Kasi ganito yun. Once you cut it, nag-rest ka kahit isang araw lang, ang mangyayari sa'yo, yung momentum, yung flow ng energy is mapuputol din as well. Mapuputol. Tulad na ng ibang mga taong feeling nila is alam na nila lahat. Nag-stop na sila to learn. Nag-stop na sila to listen to audio. And that's why. Magtataka sila ba't parang dumadown yung feeling nila. So that's the reason.
Kaya hanggat maaari, please do the right things long enough consistently. Ang consistency is every day. Please do it every day. Huwag mong putulin yung momentum. Kahit konting sentences lang ang mabasa mo sa book, do it. Sa audio, ganun din. Every day, magtataka ka na lang, pahaba na ng pahaba. Like, nag-start ako sa 2 sentences a day. Hanggang sa naging one page a day na ako. Hanggang sa nagugulat ako, nakaka 5 to 7 pages na ako a day. Ganun na. Kasi nag-practice ako eh. Do it. Ginawa ko siya conscious. Aware akong ginagawa ko siya. You have to do it. Again and again. Ganun din sa audio. I'm doing it pag ako natutulog. Kahit nakakatulog na ako, nakikinig pa rin ako ng audio. Mas matinding programming yon. Kasi yung subconscious mind mo, gising, hindi yan natutulog. Dahil si subconscious mind mo ang nagkukontrol ng beat ng heart mo at para gumana yung mga lungs mo at iba mo pang mga parte sa katawan. So meaning si subconscious mind mo is wake up. Hindi yan natutulog. Kaya pag ikaw ay nakikinig ng audio, mas mapoprogram ka pa. Minsan nga, napapanaginipan ko na. Nakakala ko yung kaklase ko, kinausap ko is, oh, bakit niya alam yung mga ganito? Tapos mamamalayan ko dun sa panaginip ko, ayaw nga pala, nakikinig ako ng audio. Mga ganun. It's just how crazy it is. Parang crazy kung tignan, but it's a craziness to make something good about yourself. To become more informative, to become more higher enlightened person. You are. Para mas maging malakas yung vibration mo. Para mas maging malakas ka. Para mas maging mabuti ang sarili mo. So yun po. Yun po yung 3 tips. No? 3 tips after the awakening mo kay law of attraction. So hanggang dito lang po muli ang aking vlog. Once again, this is Rujic Laserna. Naniniwala ako may panibago na naman kayong natutunan. So make sure po na i-hit natin ang like. I-share natin ito sa ating mga ka-same like-minded and as well as make sure to subscribe sa aking YouTube channel. So maraming salamat po. Mag-ingat po kayong palagi and make sure to rewatch this vlog again. No? Thank you. See you on my next vlog.